Thank you, ah. Promise iingatan ko yung rice cooker tsaka yung mga cookbook mo. O, basta sundan mo na lang yung recipe doon, okay? Sige. Tsaka yung mga ingredients doon, tansyahin mo ng maayos. Huwag susobra, huwag kukulang. Pinalaki ta. Opo, sige po. Kamusta mo kay Ninang, ha? Ingat ka. Okay. O, pahinga ka na din, ha? Mahilo ka na naman, paranoid ka. Alam mo, bigla ko na namang naalala sa mama. Dati gabi-gabi kong kausap yun, eh. Uy, ano ka ba? Ka nang mapraning dyan, okay? Tulog ka na, ha? Bye. Ingat ka, ha? Okay. Love you. Love you. Ingat ka. Okay. Sorry. Ha? Ako may kasalanan. Sorry, ah. Na-miss ko mo ngayon, ma. Miss na miss din kita, ate. Sorry. Love you, ma. Sigurado ho ba kayong kape lang po yung gusto nyo? Pwede ko po kayo ipagluto. Ay, naku, hindi na, anak. Salamat dito, ha. Tsaka kumain naman ako sa bahay bago ako umalis. Si Basti. Nasa opisina pa po, may tinatapos yung AVP. Gusto niyo po i-text ko, pauwiin ko po para makausap nyo? Oh, ay, naku, hindi na. Ikaw lang naman talaga ang pinunta ako dito. Ma. Namiss ko po kayo. Pati yung yakap niyo na nakakawala ng problema. Ate, bakit parang naiiyakan na naman? Tama na, pati ako nahahawa sa'yo. Ma, masamang asawa po ba ako? Bakit may problema ba kay ni Basti? Kasi kung gusto na akong mag-anak ni Basti, eh yung sa'kin naman po, hindi pa kami ready. Bakit mo tinatanong kung masama kang asawa? Eh, hindi ko po kasi mabigay yung gusto niya, May. Ate, isa lang ang tanong dito. Handa na ba kayo magsakripisyo? Sakripisyo? Kasi ate, pagka nagkaanak na kayo, mag-iiba na ang buhay niyo. Mag-iiba na yung mga priorities niyo sa buhay. Kung sa ngayon ang iniisip mo, sarili mo lang tsaka yung asawa mo. Pero pagka nagkaanak na kayo, siya na ang iisipin ninyo. Siyempre, ate, lahat-lahat gagawin mo para sa kanya. Lahat-lahat ibibigay mo para sa anak mo. Alam mo kung minsan, yung para sa'yo, ibibigay mo pa rin sa anak mo. Kaya, ate, tama lang yung ginagawa mo. Pag-isipan mo mabuti yan. Paano po si Basti? Eh, ate, hindi naman pwedeng puro boses lang ng lalaki yung pakikinggan mo dito. Dapat kayong dalawa nagkakasundo sa bagay na to. Hindi biro magkaroon ng anak, ha? Sige po. Sige na. Huwag ka na umiyak. Huwag ka na umiyak, ha? Pumasok ka na to, matulog ka na, magpahinga ka na. Basta ate, ha? Huwag ka magpadalos-dalos, ha? Pinagkakatiwalaan kita. Alam ko na matalino ka. Alam ko na magiging tama yung magiging desisyon mo. Ano ka na umiyak? Basta ate, kung naguguluhan ka na dito, ito naman ang pakikinggan mo, ha? Tanungin mo yung sarili mo. Kaya mo na ba? Handa na ba ako? Kasi ate, ikaw ang magbubuntis. 9 buwan mo dadalhin yan. Meron kang baby dito sa loob ng tiyan mo. Mahirap yun. Malaking responsibilidad yun. Lagi mong tatandaan, importante ang opinion mo, ha? Huwag mong babaliwalain yun. Oo, meron kang responsibilidad sa asawa mo, pero isipin mo pa rin ang sarili mo, ha? Kailangan handa kayo pareho, hindi pwedeng isa lang.
Huh? Ganun umiyak ka? Tama na. Hindi naman ako nalulungkot na naman eh. I love you, Ate. Sige na, ako. Huwag ka nang umiyak. Mm. Smile na. Sige. Ingat po kayo. Okay, bye-bye. Subscribe now to ABS-CBN Entertainment YouTube channel to be updated on Till I Met You. To watch latest videos, just click the I button.